So eto, tititiyak natin nasa tamang kondisyon yung ating sakyan dahil sa buong linggo, mag-iikot tayo ng BC o British Columbia, partikular ng Vancouver City. Ang Vancouver ay isa sa mga most expensive cities ng Canada. Pero sa kabila nito, isa ito sa paborito ng mga Pilipino kung saan gusto magtrabaho at manirahan. Sa katunayan, pangalawa mga Pilipino sa pinakamataas na bilang ng mga immigrant sa lungsod. Nangunguna dito ang mga Chinese. Ang mga seaplane na yan ay isa sa mga paunahing atraksyon. Ang 10-minute flight ay mag-enjoy ka sa aerial view ng downtown Vancouver at ng Stanley Park. At nagkakahalaga ng $99 para sa adult at $59 para sa mga bata. Tulad ng ibang lungsod ng Canada, ipinagmamalaki nito ang Vancouver Tower, na landmark ng lungsod na may taas na 550 feet o katumbas ng 28 palapag na gusali. So makikita sa likuran ko yung kilalang Expo Center dito sa Vancouver City. Diyan sinasagawa yung napakaraming international events para sa mga estudyante. Samantala dito sa harapan nito ay isang napakalawak na playground na halos ginawa na itong picnic area. Tumungo rin tayo ng Stanley Park, ang kauna-unahan at pinakamalawak na urban park ng Vancouver. Ito ay may lawak na 400 hektarya. Meron ding tumutugtog na sumasalubong sa mga turista. Napakaraming activity dito sa Stanley Park. Pero sa lawak nito, aabutin tayo ng isang araw pagka umikot dito. Tanaw dito ang kabuuan ng Vancouver Downtown at ang pinagmamalaki ng lungsod na Lions Gate Bridge. Nagdudugtong ito ng District of North Vancouver at City of North Vancouver and West Vancouver. Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagkakataon na hindi ito dadaanan.
Gondola Stanley Park, bumihay ako na isang oras para marating ang Squamish Town. Nandito ang tinatawag na City to Sky Gondola. Sa summit ng bundok, may kainan. So, itong mga bundok na nakita natin sa paligid ay nandito yung mga pangalan. Ayan. At doon tayo galing kanina. May kalayuan kaya pala umabot ng halos 12 minuto ng biyahe. At pwede rin mag-rock climbing at hiking. Hanggang sa susunod kong biyahe, mabuhay ang Pinoy. At ang exciting part, ang pagtawid sa suspension bridge na ito. Matapos ang nakakapagod na pag-ikot, dumako tayo ng Granville Island Public Market. Dito lahat ay preskong gulay at mga seafood ang mabibili. Sa likuran ito, sari-saring kainan at tugtugan habang ine-enjoy ang magandang tanawin. Sa gabi, di maubusan ng atraksyon ang lungsod. Pinagkakaguluhan ng mga turistang napapadaan sa tinatawag na Gas Town Steam Clock. At tumutunog din ito kada oras. Parang lagi din piyesta dahil sa Richmond Night Market. Bukas lamang ito ng Biyernes, Sabado at Linggo. Mula alas 7 ng gabi hanggang hating gabi. Pero alas 10 ng gabi, ang haba pa rin ng pila na mga gustong kumasok. Magsasawa ka sa dami ng kainan. Siyempre,
meron ding Pinoy turon. Hanggang dito na lamang muna po. Maraming salamat. Mabuhay ang Pinoy!